Comatose pa rin sa AFP Medical Center ang graduating cadet ng PMA na nabaril matapos pigilan ang tangkang pang-holdup sa isang jeep sa Quezon City. Pero ayon sa mga doktor, bahagyan ang naididilat ng kadete ang kanya mga mata. Naritong report ni Ian Cruz. Kuya, ang awa talaga sa anak ko, sir, sa nangyari. Hindi ko talaga kayang tanggapin yung nangyari na ginawa sa anak ko, sir. Talagang sobra-sobra ang ginawa nila. Talagang papatayin talaga ang anak ko, sir. Sobra talaga. Labis ang lungkot ni Ginang Vanji. Ngayong komatos pa rin ang pangatlo sa siyam na anak na si PMA Cadet First Class Alfonso Aviles. Graduating sa PMA ngayon si Alfonso at inaasahang tutulong sa kanilang pamilya. Magpakatatag siya, sir. Lumaban siya. Kaya niya po ito, sir. Kaya niya po. Hawak pa nga niya ang wallet ng anak na dala nito nang mangyaring holdapan sa jeep. Tanging ang PMA bullring lang daw ang tinangay ng suspect. Tuwing kakausapin daw niya ang anak, binubulungan niya itong maging matatag. Mensahe niya sa holdapper na bumalik sa anak. Makonsensya ka naman sana sa ginawa mo. Gusto ko sana sa buong kapulisan ng Quezon City ay tugisin ito pang hindi na po siya makagawa ng mga inosente pa na mga taong walang kaalam-alam sa ginagawa niya. Ay sa mga doktor sa AFP Medical Center, kinakakitaan daw ng progreso ang kondisyon ng kadete, bagyang naidilat ni Aviles ang kanyang mga mata. Paminsan-minsan, nagmumulat siya ng mata sa kanyang sarili. Hindi natin kayang sabihin kung nakikilala niya ang mga mukha o kung napapansin niya na may ilaw na dumadaan sa kanyang mata. Pero ang mahalaga doon, may kaunti tayong progreso. Tuloy din daw ang pag-alalay ng pamuna ng PMA, pati na ang mga misa ni Aviles na siyang nag-donate ng isinaling dugo sa kanya. Ang QCPD Station 5 at ang SIDO nagsanib puwersa na upang tugisin ang holdapper. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.